before dumating si Bagyong Odette, this 1 liter of drinking water, kaibigan, ay nagkakahalaga lang ng less than 20 pesos. Pero ngayon, after dumating si Bagyong Odette, ito ay 100 pesos na. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. After kami sinalanta ni Bagyong Odette, napaka-strong kaibigan, no? 7 days na ngayon kaibigan, pero hindi pa rin bumalik sa normal ang aming pamumuhay dito sa Cebu. Well, not all places in Cebu province, but most kaibigan, mostly talaga, no, ang hirap ng pamumuhay dito. Kaya ngayon kaibigan, no, i-update ko lang, i-share ko sa inyo ang mga nangyayari dito sa amin, lalo na yung mga presyo ng mga paninda kaibigan, nagtaasa na. At kagaya ng pinakita ko sa aking intro kaibigan, ang pinakamahal dito sa amin ngayon ay itong drinking water kaibigan. Napakamahal kaibigan. Ngayon lang nangyari talaga ito sa tanang buhay ko kaibigan. Ngayon lang talaga napakamahal ng tubig. Kailangan mo pang pumela sa mga grocery stores at kontrolado, no, kung ilang pieces lang, ilang bottle lang ang pwede mong bilhin kaibigan. Hindi pwede bilhin mo lahat para ma-share naman sa iba, para yung iba makabili rin. Yung iba, nasa line na sila para lang makabili ng tubig from morning, siguro mga 9 a.m. tapos makakabili sila 5 p.m., 4 p.m. kaibigan, napakataas ng line kaibigan, in order for us para makabili lang ng drinking water. Ang hirap talaga. Buti na lang kaibigan, likas kay Ate JB yung laging handa. So before kami sinilanta ni Bagyong Odette, nakapag-grocery na ako kaibigan. Siguro nakita nyo na yung previous vlog na in-upload ko. Nag-grocery ako just hours bago dumating si Bagyong Odette. So nag-grocery ako afternoon, then kinagabihan dumating si Bagyong Odette. So marami akong nabili kaibigan na mga ganito. Kasi that time kaibigan, last week, before si Bagyong Odette dumating, wala pang limitation kaibigan. So kahit ilang bottled, no, kahit gatong bottled water, kahit ilang pieces, no, kahit ilang bottles kaibigan, pwede mong mabili. Walang limit. Kaya dinamihan ko talaga kasi nga paparating na si Bagyong Odette. So nakapag-stock ako ng maraming water dito sa place namin. Pero ngayon kaibigan, grabe. Pagpunta mo doon sa supermarket, ang haba ng pila kaibigan. Yung iba na ubusan pa. Pipila in the morning, makakapasok sa grocery store siguro afternoon, tapos ubus pa. Ubusan pa, no? Naubusan sila ng mga bottled water kaibigan. Ganito kahirap ang buhay namin dito sa Cebu kaibigan. Ang hirap makakuha ng drinking water. Kaya masaya talaga ako at nakapaghanda ako kaibigan, no? Maraming mga ganito ang nabili ko kaibigan at grabe ang mahal ng presyo nito kaibigan. Sa ibang store, sa ibang sari-sari store kaibigan, kahit hindi sari-sari store, meron kasing iba nagpo-post sa Facebook na nagtitinder sila nito. Yung tinda nila kaibigan, no? Ang presyo kaibigan. Ito kaibigan ay nagkakalaga lang less than 70 pesos. Pero ang binta nila kaibigan ay 105. Grabe ang mahal ng tubig dito sa amin kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang na-stock ko na mga bottled drinking water dito sa aking sari-sari store. So, iba't ibang sizes kaibigan, syempre iba't iba rin ang presyo. Pero I'm really sure kaibigan na masya-shock kayo, maso-surprise talaga kayo kasi sobrang laki ng difference. Ang presyo dyan siguro sa lugar nyo at presyo dito sa amin, napakalaki yung pagkakaiba kaibigan. Sobrang taas ng presyo ng mga tubig dito sa amin sa Cebu nowadays. So mga kaibigan, ito na yung sinasabi ko sa inyo, no, na patok, pinakapatok talaga na business ngayon dito sa amin sa Cebu dahil nga sinalanta kami ni Bagyong Odette. Itong sinasabi ko kaibigan, no, bottled drinking water. Napakapato kaibigan, ilang boxes na ang naubos ko. So ito yung first box kaibigan. Ang laman nito ay 1 liter na purified drinking water. So ipapakita ko sa inyo ang laman, dear friends. Ito yun. Ito ang laman ng box kaibigan kasi naubos na yun. So ito kaibigan, no, before na binibinta lang ito kaibigan sa amin ng 20 pesos per 1 liter bottle. Pero alam nyo kaibigan, ngayon ito kaibigan ay dahil sa bagyo, ranges, ang presyo nito ay ranges from 75 pesos to 100. So ang laki na ng pinagkaiba kaibigan. And then meron pa kaibigan, ako ipapakita sa inyo na marapit na rin maubos. Itong 500 ml na drinking water. Before kaibigan, ang binta dito sa amin ay less than 15 pesos.
So less than 15 pesos ito. Ngayong may bagyo, kaibigan, this ranges from 30 pesos to 50 pesos. Ang mahal na, kaibigan. And this one also, noong, kaibigan, sa wala pang bagyong Odette, ang bintahan nito dito sa amin ay less than 70 pesos. Less than 60 pesos, kaibigan. Pero alam nyo ba kung magkano na ito ngayon? 105. 5 liters of absolute distilled drinking water, kaibigan, ay nagkakahalaga ng 105 pesos. Napakamahal, kaibigan. At ito, kaibigan, ito ay 100 plus 102 lang dito sa amin, kaibigan. No, ha? Less than 110. Pero ang bintahan nito ngayon, kaibigan, ranges from 200, sometimes 180 to 250 pesos. Ito ay 10 liters, kaibigan. So, times 2, kaibigan, ang presyo. Napakamahal, dear friend. Kaya, maraming mga nagsasamantala, no? Yung iba, kaibigan, na kilala ko, namili na sila, maramihan ang kanilang binili, at ngayon nga, binibinta nila ng napakamahal, which is not really good. Ayan, sana bumalik na sa normal ang lahat dito sa amin, kasi ang hirap makakuha ng safe drinking water. Biruin nyo, before noon ito ay less than 60 pesos. Ngayon, less than 70 pesos. Ngayon, kaibigan, 105. Napakalaki ng itinaas, kaibigan, dahil sa bagyong init. Lalong nahirapan ang mga kababayan nating naghirap na. Sana nga talaga bumalik na sa normal ang lahat. That's it, mga kaibigan. No? Napakamahal na talaga na mga bilihin. Lalo pa yung tubig dito sa amin sa Cebu, kaibigan. So ito talagang dinadalangin namin na sana bumalik na sa normal ang lahat. Siguro until hindi bababa yung presyo ng gasolina, kaibigan, always magiging ganito pa rin. Kasi ang gasolina ang unang nagmahal, kaibigan. So sa gasoline station, 62 talaga, no? 62 pesos per liter. Pero sa outside gasoline station, kasi merong nagtitinda sa gilid-gilid, 130 per liter to 140 per liter ang mahal, kaibigan. Pero yung iba, nag-grab na lang, kahit mahal, kaibigan, nagpapagasolina kasi nga need ang gasolina. So sana bumaba ng gasolina, dear friend, presyo ng gasolina, para bumaba na rin ang presyo ng tubig dito sa amin. Kasi yung mga water refilling station dito sa amin, hindi makapag-operate kasi nga, ang mahal ng krudo, gasolina, gamit nila sa kanilang generator, dear friends, kasi nga walang electricity dito sa amin. Pag merong electricity or merong bumaba na yung gasolina, hindi na magla-line up yung mga tao, siguro magiging mura na rin ang presyo, bababa ang presyo ng tubig, kaibigan, kasi maraming water refilling station na ang mag-o-open. So hindi na magla-line yung tao sa grocery stores para lang bumili ng bottled drinking water. Kasi kami noon, kaibigan, before na sinalanta kami ni Bagyong Edith, hindi naman kasi kami talaga bumibili ng ganito. Minsan lang, no? Yung talaga amin yung mga 5 gallons ba yun? 6 gallons. So nagpaparefill kami sa water refilling station noon before pa dumating si Bagyong Odette. Pero kasi nga ngayon walang electricity, maraming water refilling station ang sarado, hindi nag-ooperate, kaya lalong nagmahal talaga ang presyo ng tubig. So pray kami, always kami nagpipray na sana bumalik na sa normal ang lahat. At again, happy pa rin kami kasi safe kami, complete aming pamilya. So tuloy ang Pasko, kaibigan. So happy Christmas sa inyong lahat dyan. Nakasmile pa rin sa ating GB. Dapat good vibes, dapat positive ang outlook natin sa ating life. Positive palagi, no? Para maging happy tayo palagi. Sana, kaibigan, safe rin kayo. Safe tayong lahat palagi. Again, happy, happy Christmas, dear friends. Mahal ko kayong lahat. Happy Christmas, everyone. God bless us all.